Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun, tayo muli nandito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalita, kakapasok lang. OMG, Pres Marcos nag-withdraw ng interest ng Marcos Gold sa World Bank America. At yun, i-play na natin kung ilalaman ito. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang pag-ring ng bell sa New York Stock Exchange ay isang hudyat ng pagsisimula sa greeting sa buong mundo. At iilang personalidad at negosyante lamang ang nakakagawa ng seremonyang ito. Ngunit nang dumalaw si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa New York Stock Exchange para kausapin ang mga pinakamalalaking negosyante sa Amerika, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na kalampangin ang bell ng New York Stock Exchange. Sa isang Twitter post, makikita ang hawak-hawak pa ng presidente ang kahoy na maso na ginagamit sa pag-ring ng New York Stock Exchange bill at nag-trending pa sa buong mundo. At mainit na pinag-uusapan ang pagdalaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa New York Stock Exchange. At ang isa sa mga hindi masyadong ibinalita sa mga major news firm ay ang pakikipagkita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng World Bank. Ang tanong ay, ano kaya ang ibig sabihin ng pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa World Bank? Ito kaya ang hudyat ng paniningil ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga interes ng gold reserve na nakadeposito sa World Bank? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, nabanggit ng isang whistleblower ng dating attorney ng World Bank na si Karen Hughes na may nakatagong mga ginto ang ating Pangulong Marcos sa mga malalaking mga bangko sa buong mundo. At isa na dito ang US, particular na sa World Bank. At ito rin ang isiniwalat ng dating First Lady Imelda Marcos sa kanyang mga interview sa loob at labas ng Pilipinas. At matagal nang pinag-interesan ng buong mundo ang paggamit ng gold ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pamamagitan ng pagpapautang ng fiat currency na backup ng mga ginto ng mga Marcos na nasa mahigit trilyones na dolyar ang halaga. Kaya naman, para hindi pag-interesan ng World Bank ang mga ginto ng dating Pangulong Marcos Sr., ay kanyang pinatulog ang kanyang mga kayamanan sa pamamagitan ng pagta-time deposit ng dating Pangulong Marcos sa kanyang mga ginto para sa mga Pilipino sa World Bank ng mahigit na 50 years. At ito ay expire noong taong 2000. Kaya naman tumakbo sa pagkapangulo ang dating unang dinang Imelda Romualdez Marcos dahil nais niya sanang ipamahagi ang mga kayamanang ito sa taong bayan. Ngunit siya ay nabigo dahil siya ay pinigilan ng mga oligarkiyang kumakalaban sa kanyang pamilya. Ngunit kay buti ng Diyos, dahil ang ating presidente sa kasalukuyan na si President Bongbong Marcos Jr. na ang namumuno at siya rin na magbubukas ng daan sa mga adhikaing naudlot ng kanyang mga magulang para sa taong bayan. At lito-lito lang sa hindi masyadong ibinalita ng media na pangyayari sa ating kasaysayan at tanging SMNI lang ang nag-scoop nito. Ang pagdalaw ng Pangulong BBM sa World Bank para pag-usapan ng mga kayamanang nakalaan para sa mga Pilipino. Sa ulat ng SMNI, nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa World Bank official sa New York. Kuha pa sa litrato ang presensya ng House Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Kabilang rin dito ang Special Assistant to the President na si Secretary Antonio Lagdameo, BPI Secretary Alfredo Pascual, Philippine Ambassador to the Philippines si Manuel Romualdez at Department of Finance Secretary Benjamin Jukno. At nandito rin si NIDA Secretary Arsenio Balisikan at BSP Governor Felipe Medalla na bumubuo sa economic team ng ating bansa. At ang pinakamahalagang kinausap ni PBBM ay ang pinaka-head ng World Bank na si President David Malpas at hanggang ngayon ay hindi pa naisiwalat ang pinaka-detalye ng pinag-uusapan dito. Kabilang din nandito ay si Prime Minister Tony Blair, ang Prime Minister ng pinaka-makapangyarihan na bansa ng Europa, ang United Kingdom. Kung ating mapapansin, ganun na lamang ang mainit na pagtanggap ng mga world leaders sa ating Pangulong BBM. Ano kaya ang ibig sabihin nito?
At ano nga ba ang pakay ni PBBM sa World Bank? Sa mga diehard BBM supporters at diehard Marcos supporters, bukhang alam nyo na at kung ano ang nais naming ipahiwatig. At makikita nating halos pilang-pila ang nais makipag-business transaction sa ating Pangulong Marcos para lang di naman sa kapakanan ng ating bansa. Isa na itong malaking hakbang ng Pangulong BBM na sa wakas matutuldukan na ang pinakaadhikain ng kanyang namayapang ama para sa sambayan ng Pilipino. Dahil ang ating leader ay ang pinakarespetadong presidente sa buong mundo. Dahil siya rin ang pinakamayaman sa lahat, hindi lamang sa pananalapi at ginto, kundi dahil sa kanyang gininto ang puso, na tapat na nagmamahal sa kanyang mga kababayang Pilipino. Mga kababayan, tunay nga na ang isang magaling na leader ay hindi makikita sa anyo kung anumang degree ang pinag-aralan nito. Dahil aanhin natin ang leader na mataas ang pinag-aralan kung siya naman ay bumagsak sa ugaling may katapatan sa nagmamahal sa kanyang kapwa. Hindi kami madaling i-tempt. Right! Indulge in Nestle. Hindi ba't mas mainam na ang antas ng isang pagiging magaling na leader ay may pusong gininto ang makakapag-alay ng kanyang lakas at buhay sa kanyang nasasakupan. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento. Alam niyo mga kabalita natin, no? Talagang napakahiwaga ng pagbisita ng ating Pangulo dyan sa... ano na yan, sa parte nga pagpunta nga dyan sa Amerika, na kung saan ay nakipagpulong, no? Nakipagpulong pa sa World Bank nga mga kabalita natin, na kung saan tila ba mga kabalita natin may nais patungkulan, no? May nais ibig sabihin, no? May nais ipabatid o ihatid, no? Sa sambayan ng Pilipino ang ginagawa ng ating Pangulo, no? Mga kabalita natin, na kung saan talagang yung panghihikayat at talagang yung pagbibigay liwanag muli para sa bansang Pilipinas, ngayon binibigyang buhay ngayon ng ating Pangulong si BBM nga, mga kabalita natin. Kung walang tunay na pakay yung mga negosyante, yung mga businessman dyan sa Amerika, no, sa ating Pangulong BBM, hindi siya pupulungin, hindi siya iimbitahin, no, mga kabalita natin, sa isang pagpupulong na sila-sila lang yung nakakalam. Talagang napakahiwaga ng naisipabatid at ipaabot ng pagbisita dyan ng ating Pangulo. At ito nang isa dyan na hindi nga ipinapalabas nga sa media, na kung saan talagang piling-pili lang ang nagpahayag at nagpatunghay nito mga kabalita natin. At yung tuloy pa natin kung ano nilalaman ito. Sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila, ayan na mga kapatid, sa lahat ng mga oposisyon, sana po imulat na natin ang ating dalawang mata. Sobrang nakakataba ng puso ang ginagawa ng ating pinakamamahal na Pangulong BBM po. Tama. Salamat po Tatay Digong, Pangulong Duterte. Ikaw po ang daan sa lahat ng mga plano ng mahal na Pangulong Marcos Jr. po. Tama. Salamat po sa lahat. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Ito na ang hinihintay ng lahat, ang pagsisimula ng pag-angat ng ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang ating Presidenteng Marcos, mabuhay tayong lahat. Ito na ang umpisa ng ating pagbangon at pag-angat. Trust to God lang po, mahal naming PBBM. Ang iyong mga plano ay unti-unting matutupad sa gabay ng ating Panginoon. The long wait is over. This is it mga kababayan. Kaya kailangang mag-aisa tayong lahat para sa ikaunlad ng ating bayan. Tama. Protektahan natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil nasa kanya ang susi ng tagumpay nating lahat. God bless us all. God bless the Republic of the Philippines. Mabuhay! My name is John Hamry. I'm the president of the Spirit. That's so typical of the Philippines. I dare say that in a similar vein, the future of the United States will hold more promise if the U.S. works closely, hand in hand, shoulder to shoulder, in lockstep with the Philippines. Our two countries are drawn to each other because we recognize that in order to achieve our common goal of peace and prosperity for our peoples, we need to work with like-minded partners. It is for this reason that I called for evolving our alliance
to make it more responsive to present and emerging challenges. It is because national security is no longer simply about territorial defense. Mm-hmm. Economic security is national security. The United States consistently ranks amongst our top three trading partners and top 10 sources of foreign direct investment. We are proud that many U.S. companies, including those in the Fortune 500, have found a home in the Philippines and hope that more companies would look to us as they diversify and reconfigure their supply chains. I make this case for forging closer economic ties because creating prosperity and realizing human potential will not only make the Philippines a more reliable alliance partner for the United States, it will also strengthen our democracies. A bilateral partnership that works for our peoples will in turn attract the support that it needs to thrive, creating a mutually reinforcing circle of trust, one that will truly bring our alliance, our partnership, and our friendship into the 21st century. So my interest in the Philippines has been the relationship between the Philippines and the United States with an agility that because you've done such a good job of answering them, but I'll ask to the quick answer, no. And how do you assess the At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento tungkol sa video na ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share na din. Para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video na ito. Marami! At yun na nga mga kabalita natin na kung saan ito yung pangulo nga natin, na kung saan ito nga yung pagbisita niya sa Amerika, no? At yun, napunta nga siya sa World Bank nga, mga kabalita natin, na hindi binabalita ng mainstream media, hindi nga binabalita ng ibang media, mga kabalita natin, yung pagpupulong, no, ng ating pangulo sa matataas na tao diyan sa World Bank, na kung saan kasama nga yung mga negosyante, yung mga mayayamang negosyante, mga kabalita natin, na kung saan tila ba may nais ipahiwatig o may nais ipabatid ang ating pangulo para sa sambayan ng Pilipino. 'Di ba, mga kabalita natin, na talaga namang nakakabigla at nakakagulat na iba't ibang mga negosyante ang nais umakap ngayon dito sa Pilipinas, na yung pagpunta diyan ng ating pangulo, no, at talagang yung kanyang mga mithiin na ibigay sa mga Pilipino, eto mga kabalita natin, na kung saan talagang dito nilalatag niya at pinapakita niya ang talagang malaking interest na dadalhin niya dito sa ating bansa nga, mga kabalita natin, yung pagpunta niya diyan sa Amerika. At hindi lang natin alam kung anong merong panghatid ang ating pangulo, no? Talagang aabangan na lang natin, at talagang yung mga ginagawa ng pangulo talagang dapat nating suportahan, at talagang dapat na lang tayong manalig syempre sa kanyang kakayahan. Ginagawa naman niya talaga ang kanyang trabaho para lamang syempre maisalba at mapaunlad nga ang bansang Pilipinas, mga kabalita natin. Na kung saan diyan nga hinarap niya ang iba't ibang syempre negosyante, yung mga tanong lahat sinagot niya diyan, mga kabalita natin. At 'yan, mga kabalita natin, okay na lang bahalang magkomento sa ibaba ng nais niyong ikomento diyan. At 'yan muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy niyong pagsubaybay at patuloy niyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo sa Pinas News Insider. At 'yan, mga kabalita, ito muli ang inyong WB, hanggang sa muli nating pagkikita, mga kabalita.